Hello guys! Ngayong araw, papunta kami sa Bourbon kasi fiesta doon. Kaya maghihintay muna kami ng bus papuntang Bourbon. Kaya na nga itong dalaga kong chikiting-ting nag-a-antena ng bus. At ayan na nga, nakasakay na rin kami papuntang Bourbon para makapunta kami doon, magbabas kami. Kasi malayo ang pupuntahan namin. Ayan na nga, pagdating na parating namin sa Bourbon, kaya kailangan namin maglakad. Kasi malayo pa yung pupuntahan naming bahay. Kasi malayo-layo pa doon sa lungsod yung bahay na pagfe-festahan namin at kakainan namin. Itong kalsada na to guys, kailangan namin mag-ingat kasi palugsong yung daanan. Kaya mag-iingat kami dito kasi hinahinay lang talaga para hindi tayo madapa baron or makaladkad ng kalsada talaga. Ayan na nga, nakauna na yung kuya niya kaya sinundo na niya yung kapatid niya para papunta sa bahay na pupuntahan namin. Ayan na nga, ang daming tao. Daming tao talaga. Kaya pumasok muna kami sa bahay para maglaro yung baby ko. Kasi ang layo-layo ng nilakad namin kaya magpapahinga muna kami. Yan na nga, nakita ko itong lechon nga tinatadtad na ng isa-isa kasi ang dami talagang tao. Kaya maghihintay kami kung kailan ito i-display sa lamisa. Ito pala yung OOTD code for today's video. Yan yun guys, asa yung anak ko. OOTD nga yan. Ayun na nga, pupunta na naman kami sa pangalawang bahay na pupuntahan namin dito sa Bourbon. Kasi magpe-festa kami, tatlong bahay talaga yung pupuntahan namin dito. Kaya naglakad na naman kami papuntang second house na pupuntahan namin dito sa Bourbon. Ang kanyang tiya ng asawa ko. Kaya maglalakad muna kami kasi ang layo-layo na naman. Magkita ko muna sa inyo ang view na dinadaanan namin. Pangpang yan guys kasi ang lalim talaga dyan. Ito pala yung kabuuan ng nilalakad namin na kalsada. Ayan yung guys, ang ganda talaga. Namangha talaga ako dito kasi yung kilid kasi may mga puno kasi magbinyanin niya talaga yan. Tapos mamamangha ka talaga sa kalsada kasi makipot yung daan pero napakaganda. Ayan na nga, nakapasok na rin kami sa pangalawang bahay na pupuntahan namin. At narinig ko ito si auntie na kumakanta. Ganda talaga ng boses niya. Masaya-saya talaga dito. Pagkatapos, pumunta na kami sa kusina. Wow! Talaga, ang sarap talaga ng buong lechon. Wala nang balat niyan guys. Kaya hinanap ko yung balat kasi naghanap ako ng balat. Wow! Ang laki talaga. Mga 80 kilos ata yan. Tapos meron pa silang pakwan. Ang tingnan niyo yung asawa ko kumukuha na. Hindi niya siya makapag-antay. Kaya kumain na rin kami. Kaya hindi ko pwedeng palagpasin yung balat kasi ang sarap-sarap talaga.
Ayan na nga, kumain na rin ako. Tignan nyo guys, ang lutong-lutong talaga. At sarap-sarap talaga ng pagkakatimpla nila. Kaya hindi ko maiwasang kumain. Tara guys, kain tayo. At syempre, may pa-dessert pa sila dyan. Meron silang puto bongbong, saging, at iba pa. Yun na nga, papunta kami sa gat ng bahay na papuntahan namin. Kaya naging vlogger itong anak ko. Tingnan nyo guys. Ayan na nga, lakad muna kami ng kaunti papuntang bahay, tatlong bahay na papuntahan namin. Ayan na nga, dumating na rin kami. Ayan na nga, kailangan namin kumain kaya pumunta na kami dito sa Richardson. Ito na lang yung natira pero okay lang yan. Kakain pa rin kami kasi kapag hindi kami kumain, magagalit yung tiya niya sa amin at yung cousin niya. Kaya kakain pa rin kami kahit busog na kami. Ito pala yung view ng bahay, ng pangatlong bahay na kinainan namin dito sa Bogo. Ang ganda ng view dito guys. Ayun nga, katapos namin kumain, umalis na kami at papunta na kami sa bahay nung unang pinuntahan namin kasi nandun yung mga gamit namin papuntang, kasi gusto kailangan na namin umuwi. Pero papunta muna kami na simbahan para mapasalamat sa Panginoon. Lakad na naman kami ulit papuntang bahay na pinuntahan namin nung una. Ayun guys, pumunta na kami na simbahan para magsindi ng kandila. Ito pala yung simbahan nila. Tapos dito pala sa kilid yung sa ano pala yung nakalimutan ko yung sinulog niya. Salmoge Festival pala. Salmoge Festival pala itong dito sa Bourbon. Tapos nakita ko pala itong nanalo daw. Ito pala yung nanalo ng Salmoge Festival dito sa Bourbon. Kaya magsisindi na kami ng kandila. Bibili na kami ng kandila para magpasalamat sa Panginoong Hesukristo. At sa Santos pala nila dito. Yun na nga, nagpadasal na kami ni nanay para sa aming relatives, mga family, at higit sa lahat sa Panginoong Hesukristo. At yan na nga, nagsindi na ka ng kandila ng ang asawa ko. At pinakita ko pa sa inyo ang chapel, kaya thank you guys. Uuwi na kami pagkatapos nito. Salamat!